up, Bida Nation? Welcome to me and welcome to my channel, Jetology. Kung hindi ka pa nag-subscribe, eh, click mo na yung subscribe button para lagi kang updated sa mga bida-bida natin. So, for today, ang ating ibibida is about travel essentials. Ano nga ba yung mga dapat dalhin kapag nata-travel ka? Especially kapag short trips lang or short vacations lang. Normally, tip ko, syempre, mas konting gamit ang dadalhin mo, mas okay, mas komportable sa bakasyon mo saka sa pag-travel. So, normally, nagdadala lang ako ng isang bag. So, ito yung dinadala kong bag. Kasi ito lang naman yung bag ko. Bigay sa akin ni Jack. So, lahat na, ilalagay mo sa loob. At lahat ng kailangan mo. So, ano nga ba yung laman ng bag ko? Yung, normal meron akong isa pang maliit na bag. So, dito yung mga documents ko. Like yung ID, passport, ticket, plane ticket. Especially pag nag-babakasyon kayo overseas. So, dito meron akong dalawang passport. Lagi kong dinadala. Yung luma at saka yung bago. So, guys, make sure na dala nyo yung latest passport nyo. Kasi meron akong friend dati, meron kami gala sa Malaysia. Eh, hindi nyo nadala yung bagong passport nyo. So, kawawa naman kasi kailangan niyang umuwi at hindi naman siya nakasama sa trip namin. Next naman guys, meron din akong isa pang maliit na bag. Nandito naman yung para sa personal needs ko, saka mga toiletries. So, pag nagta-travel kayo abroad guys, i-limit nyo lang sa 100ml yung dadalihin yung liquid. Nagbabaka. Okay, so ano bang laman nito? Itong kit kong ito, meron akong maliit na toothpaste, tapos mouthwash. So, kailangan maging fresh. Tapos, meron din tayong deodorant. Kailangan yan, diba? Para kahit magpawis tayo, confident pa rin. So, syempre, hindi mawawala ang toothbrush. Okay, hindi rin mawawala ang ito, wax. Laging nakaayos yung buho ko. So, lagi kong dinadala. Meron din tayong hand sanitizer. Okay. Siyempre, importante rin kapag nagpupupo tayo. Sorry for the term. Yeah, may dala din akong air freshener. Yan, kailangan. Yeah, may dala kang ganito. Para yung sa susunod na gagamit, hindi naman ihimatayin. Okay? Siyempre, kapag gumamit ka ng banyo, nag-deposit ka dun, kailangan din, of course, hindi mawawala ang ito. Yan. Kasama ko din yan. Tissue. Napakaraming tissue. Okay? Lalo na sa Pilipinas, yung mga toilet or CR, walang provided na tissue. Okay. Isa pa na laman, syempre, ng bag ko, kapag nagta-travel kayo, tapos na, yun, nag-deposit kayo, di ba? Kailangan, sa mga Pilipino, madalas, kailangan na hugas tayo, gumagamit ng tubig. So, dadala din ako ng tabo. So, kahit nasira yung tabo namin, yun, napaka-useful nito, guys. Okay? So, kung meron naman tayong tabo, syempre, huwag nyo rin kakalimutan ang, yan, sorry, andun eh. Yun, meron tayong timba. So, napakahalaga din yung timba niya. Kasi minsan, di ba, hindi sapat yung flush. So, kailangan natin may reinforcement. Meron balde. Okay? So, kung maliligo naman kayo, kung wala namang shower, so, dali nyo na din ito. Diba? Para makapag-shower. Yan. Diba? Kailangan guys, lagi tayong ready. Saka, nandito na lahat ng kailangan ko. Mga pati ball pen dito meron sa loob. Tapos yung mga ID ko nga. Para pag nawala, isang iyak na lang. Yun. So, guys, kayo ba nagugutom kayo sa biyahe? So, madalas nagugutom tayo dila. So, normally, nagdadala tayo ng pagkain. At alam nyo naman, mga Pinoy, syempre, mahilig tayo sa kanin. Kaya naman, dadala din ko ng kaso bigas pa siya, guys. Tapos, brown rice, yung lagi kong dinadala kasi
mas healthy siya, diba? Good for fiber. At kung meron tayong brown rice, kailangan meron ka ding portable mini rice cooker kapag nagbabiyahe. So ayun guys, ngayon tumuwa naman tayo sa mga damit. So kung halimbawa 4 days lang kayong mag-travel, magdala rin kayo ng extra. Yan. So syempre pagpapawisan tayo, tapos dadala rin normally ako ng pantulog din. Ganyan. So kapag ano naman, minsan kung pwedeng maglaba, naglalaba din ako dun sa, let's say, sa hotel. Ayun. Tapos syempre kailangan yung patuloyin, kaya dadala ko nito. Ito guys, ang sipet. Tapos maganda to kasi naku-fold siya. So, diba, tipid sa space sa bag ninyo. So, ito maganda. Okay. Tapos, minsan kasi guys, kayo ba yung tipong kapag ano, nasa isang bagong lugar, eh, hirap makatulog. So, kailangan din, ito, idala ko. Una, yan. Minsan kasi nakakatulog kayo kapag may certain na amoy, diba, or scent. Para makatulog kayo. Tapos, magdadali ako ng kumot. Ayan. So, normally, dinadala kong kumot is yung makukulay. Para naman, ano, yun, parang happy, positive, ganun. So, ito yung dinadala kong kumot kapag nag-travel ako. Mga short vacation lang. Also, don't forget guys, yung mga essential para sa pag-charge ng mga gadgets natin or cellphone, yan, mga power bank, huwag nang kakalimutan din yan. Ayan. Siyempre yung susi, baka hindi kayo makapasok pag pabalik na kayo sa bahay. Minsan din guys, kapag ano, nagte-travel ako sa bagong lugar, tapos lalo na sa probinsya, tapos medyo mainit, yung malamok, siyempre, ang dadala din ako ito. Yan, electric fan. Binili ko talaga ito, electric fan na ito, para in case na, ayun, magbakasyon ako sa probinsya or malayong lugar na parang kulang yung hangin. Although, press kong hangin sa probinsya. Kaya, kung dadala ko na electric fan. Or, let's say, nasa bus. Hindi, parang kuryente sa bus. Or, basta, pag mainit masyado, so, kailangan i-charge mo lang yung na-charge pala to, yung electric fan. Tapos, yun, nakapagdala. Ayun, hindi ko na alam. So, yun guys, that ends our tips for today. Travel essentials. Essentials, bida-bida. At alam ko, malalaki na kayo. So, kunin nyo lang yung mga importanteng bagay doon sa shinare ko ngayon. And don't forget to like, syempre, subscribe sa ating YouTube channel para lagi kang updated. And lagi yung tatandaan na anumang problema o anumang pagsubok ang nararanasan nyo ngayon, mahal na mahal na mahal na mahal na mahal kayo ng ating Panginoon, tayong lahat. Okay, so pag nita-travel din, don't forget to pray para laging namang safe. And yun lang guys. Bye-bye!